Sí, tonight yung naluto kong black tofu. I-try nyo to kasi masarap talaga to. Ito ang tofu ko. Firm tofu ito. Yung pang-fry na tofu. Ang ginagawa ko sa tofu, kasi pag binibili nyo to matubig, di ba, nakababad sa tubig. Ang ginagawa ko, inaano ko sa kitchen paper towel, ganyan. Tapos lagyan ko ulit sa ibabaw. Dinalagyan ko ng mabigat. Inalagyan ko siya ng mabigat. Ito, mabigat itong ano na to eh. Basta dadaganan ko siya ng ano, dadaganan ko siya ng mabigat para i-press niya yung tofu at maalis yung excess na extra na water. Yan ang ginagawa ko. Ang ilang minuto, oh, yan oh, yung paper, ano, puno ng tubig. Yan. Ganyan ang ginagawa ko sa tofu. Pag matubig. Ito ang mga ingredients ko. Paki-check na lang below ha, yung mga exact measurements ng mga ingredients. Tofu, itong chili, julienne cut, ganyan. Nislice ko siya ng ganyan, julienne. Manipis na pahaba. Para maganda tingnan pag ihalo sa tofu. Ito yan. Ganyan chili. Ganyan. Ginger. Yan. Chinap ko siya. Ng fine chop. Garlic. Crinash ko lang ang garlic. Kasi baka yan. Baka kung may ayaw sa garlic, pag i-fine nyo siya, kaya ganyan na lang. Pwede naman kainin yan na buo eh. Yan. Crinash ko lang siya. Tapos itong ano, shallot. Ang ginamit ko. Shallot. Ito ang shallot. Ganyan. Shallot yung maliliit na ano, onions. Ini-slice ko siya ng maninipis. Ganyan. Ni-slice ko na siya. Prepare ko na lahat yung mga ingredients ko dito. Kasi pag i-slicing ko pa in front sa inyo, baka mag-iiyak ako dito kasi onions. Onions ito eh. Kanina nga nung ini-slice ko na lang, oh, nag-iiyak na ako. Yan. Yan ang mga ingredients ko. At saka, ninalagyan ko rin ng carrots. Yan. Pang vegetable niya. At saka, wala akong, hindi ako nakabili ng bell pepper. Maganda rin na ihalo ang bell pepper dito. Or, alisin itong carrot. Ang idagdag nyo, yung bell pepper at saka yung mushroom. Maninipas lang din yung ano, yung slices ng mushroom. Yan. Yan ang mga ingredients ko. At saka, yan. Crinash ko na buo na black pepper. Ano yan? Crush lang yan. Hindi fine ah. Crush lang. At saka butter, sugar,
sesame oil, olive oil. At ito ang mga sosis ko. Limutan ko pa pala yung ano ko. At ito din. Spring onions. Ang magandang idahalo na spring onions yung maninipis. Hindi yung malalapad para magandang itsura. Ganyan. Tapos i-ano lang, i-cut siya ng mga 2 cm. Kahaba. Ganyan. Spring onions. Ayan. At saka yung mga sauces ko. Inagay ko na lahat dito. Inalo ko na lahat dito. Ang andito sa sauces ko, light soy sauce, dark soy sauce, at saka sweet soy sauce. Yun. Yun ang mga sauces ko na nandito. So, i-check na lang sa description below yung mga exact ingredients, exact measurements. Okay? So, ang gagawin ko ngayon, i-slice ko itong tofu. Ang cubes, pero hindi masyado maliliit. Parang ganyan siya. Kaliliit ganyan. Ayan. Ito, pag gusto nyo marami ang lulutuin nyo, i-double nyo lang yung ano, yung mga amount ng lulutuin nyo. Ngayon, ang gagawin ko dito sa tofu, i-heat ko na pala yung ano ko. Painitin ko yung frying pan. Ang magandang frying pan dito, yung non-stick. Para hindi dumikit yung tofu. Ngayon, ito yung cornstarch. Maglagay ako ng cornstarch sa plate, sa plato. Tapos i-coat ko lang yung ano. I-coat ko ng maglagay ako ng oil pala sa frying pan. Tamang oil lang na pang prito dito sa tofu. Vegetable oil ang ginagamit ko, pure oil. Ayan. I-coat lang yung tofu sa cornstarch. Tapos alisin yung excess na cornstarch. Ipagpag para maalis yung excess. Ginaganito para hindi didikit doon sa frying pan, mas madaling baliktarin, hindi masunog. Nai-enjoy ko ang pagluluto kasi passion. Pag passion mo ang isang bagay, nai-enjoy mo ginagawa mo. Diba? Tayong mga helper, kailangang enjoy natin lahat ang mga ginagawa natin. Para stress-free.
enjoy natin, pang iwas sa stress yun. Pag in-enjoy natin ang ginagawa natin, hindi tayo nag-stress kahit gaano ka hirap. Diba? Ako nung bago pa ako dito sa Hong Kong, wala akong alam sa luto. As in, wala. Dito rin lang ako natuto magluto at na-enjoy ko naman. Yan, mainit na yung frying pan. Ilagay ko na yung na-coat ko. Mas maganda pag kinukot yung itong ano, kasi oh, pag i-set aside nyo kasi wala eh. Matatanggal yung ano. Cornstarch na na-coat. Kaya pagka-coat, diretso sa pan. Ito lang ang mahirap dito. May medyo nagpapatagal yung pag-fry ng tofu. Pagkatapos niyan, madali na. Dali lang lutuin talaga to. At ito pang vegetarian. Pag vegetarian ng mga amo nyo, maganda ito. Kasi ang tofu, rich sa protein na ito. Hindi na kailangan ng meat. Kaya kadalasan ito ang kinakain mga vegetarian. Ito ang pinaka-meat nila. Pag piniprito nyo itong tofu, huwag niyong pagdidikitin doon sa frying pan kasi magdikit-dikit sila. Ayan, yun na, nagdikit na. Kailangan hiwalay. Pag hiwa-hiwalay yan, pag piniprito. Kailangan paghiwa-hiwalayin ang mga tofu pag piniprito. I-fry itong tofu lahat ng size niya pag browning. Wala lang maging brown lahat ng size. Ganito iprito yung tofu. Lahat ng sides kailangan brown. Huwag pagdikit-dikitin pag piniprito kasi mag-i-stick sila. Tapos pag naprito, ilapag lang sa kitchen towel para i-absorb nung towel, yung kitchen paper towel, yung excess oil sa tofu. Ayan, nicely brown na sila. Good for two people lang itong sinuto ko. Kaya pag mas marami yan ang gagawin nyo, dublihin nyo lang yung mga ingredients. Luto na yung tofu. Alisin ko na.
Ay, ito mo na yung apoy. Yan, oh. Nicely brown. Alisin yung ano, pag maraming natirang oil sa pinagprituhan nyo, alisin nyo. So, frinay ko na yung ano. Yan. Ginger, garlic, shallots. Pinay ko doon sa butter. Kunting olive oil. Kunting sesame oil. I-soupe ito, fry ito. Hanggang medyo kikintab yung ano niya, ang itsura. Pag browning, kikintab lang. Bango. Try lang ito sa slow pan niya. Medium fire. Matakas yung apoy. Para hindi mag-brown pa agad itong mga onions. Mag-shiny lang siya. Huwag pag-brown masyado. Ayan. Kita siya. Check ko na yung chili. Yung carrot, hindi naman sa mga puti, ayaw nilang soft na carrot. Nakain nga yan na raw eh. Sugar, black pepper, yeah, slow fire, slow fire. Ayan, pag nihalo na. Hindi nilalagyan ng salt yan, ha? Kasi may mga soy sauce na. So, ilagay na yung yan. Napritong tofu. Oops!
sorry. Tapos, iharo lang siya hanggang makaut yung... Pag naihalo na yung sauce sa tofu, ready na. See, padali lang talaga ito lutuin. At ilagay na yung spring onions. Ihalo lang. Ganyan. Mmm. Ang sarap ng ulam ko. Mmm. Bango. Ito, superb. Ganyan na dish. Superb dish, sabi ng mga angko. So, ito na yung naluto kong black tofu. Thank you for watching my video. Please don't forget to like, comment after you watch the video, share and subscribe to my YouTube channel. Bye!